Bumili ako guys ng dashcam kasi hindi pa dumating yung sasakyan na in-order ko. Utang kasi, saka daw ibibigay pag buo ng nabayaran. Napakahalaga ng ganito guys kasi in case of emergency sa daan, meron tayong ipapakita kahit papano. Alam nyo ngayon guys, mas ino-honor nila ang video kahit papano. So ito po ay dashcam or dashboard camera. So available po ito sa Shopee. Ilalagay ko naman po sa description box or sa top comment section, nakalagay po dun yung link niya. So ito po ay DDPI Mola E3 Rear View Dashcam 1440p. Kaya niyang mag-capture hanggang 2K. 10 inches touchscreen, yon ang maganda dito. Tapos mayroon siyang night vision, 24-hour parking. Ganyan siya guys, para siyang side mirror lang. Tapos touchscreen siya. Okay, so buksan natin siya. Yun o, dito natin siya bubuksan. Tapos hilahin natin. Yun, may box pa sa loob ng box. Paano ba to? Ah, dito, hilahin lang natin dito, ganyan o. Yun o. Okay, ang ganda guys. So, tamang-tama sa mga may kotse. Okay, meron siyang user manual. Tapos, eto guys yung ano, side mirror. Oh. Tapos, yan na rin yung kanyang display. Okay, nandito na lahat. Okay, so tanggalin. Meron siyang strap. Oh. Tanggalin muna natin. Bali kung merong ano, side mirror yung ating sasakyan, yung ating kotse, doon lang natin siya i-attach. Bali din na natin siya tatanggalin. Yan o, rubber. Tapos dito meron siyang wire para sa kanyang power supply. Tapos yung kanyang connector para sa kanyang rear camera. Kasi ito guys ay dalawa yung kanyang camera. Ito meron dito sa front tapos doon sa rear. Okay. So ito yung kanyang camera sa likod. Tapos meron pa siyang ito, yung cigarette plug, yung kanyang adapter. Kasi nga yung supply input nito guys ay 5 volt lang siya. So from 12 volt, ito guys ay pwede siya sa 24 volt at 12 volt. So yung 24 or 12 volt, i-convert niya sa 5 volt. So yun yung supply nito. Okay, ito yung cord niya, kahit mahaba, kahit malayo, okay lang. Kasi nga napakahaba oh. Tanggalin natin. Yan, yun yung sasaksak natin dito. Tapos sasaksak natin sa cigarette lighter outlet. Yan. Okay, so mamaya susubukan natin. Then ito yung kanyang rear camera. Parang iksi ano, pero meron siyang extension dito mahaba. Okay. Tapos meron siyang pantungkab oh. Kung sakaling nagkamali tayo, may pantungkab. Yan. So, napakahaba niyan guys. Oh. Kahit saan mo isiksik yan. Okay, hindi na natin kailangan magdugtong ng iba kasi mahaba na to. Tamang-tama na to na isiksik natin sa gilid. Ito yung kanyang front camera. Meron siyang takip. Tanggalin na natin. Boom! Yan yung kanyang front camera. Tapos, ito naman yung kanyang rear camera. So, tanggalin natin yung takip. Tamang-tama pag dumating yung sasakyan ko. Okay, tapos meron siyang mounting. Eto guys. Paano ba tayo lock? Ah, higpitan lang pala ng screw. Yan oh, pwede nating higpitan. Okay, DDPI. Okay, so dito meron siyang heatsink. Malamang iinit yan kaya meron siyang ganyan. Okay, tapos ano kaya to? No idea. So ito guys ay pwede natin siyang galaw-galawin. Ayan o. Pwede nating lipat-lipat yung kanyang direction. Kahit yung isa, pwede nating ilipat yung angle niya. Dito. Okay. Tapos, dito yung mga interface ng kanyang connection. Yung lalagyan ng ating micro SD. So, supported siya hanggang 128GB. Okay, tapos yung saksakan para sa kanyang rear cam. Tapos yung kanyang supply 5 volt input. Ah, meron siyang GPS port dito. Okay, tapos ito yung kanyang power button. Meron siyang microphone.
So ito guys ay pwede siyang mag-capture ng video 1440p tapos may kasamang audio. So lahat ng conversation, lahat ng pagtatalo nyo sa ano, sa Lespo or mga ano, mga buhaya dyan sa daan, makaka-capture niya. So mas maganda, tanggalin natin ito. Yun o, supported siya ng wifi, microphone, tapos nakikita dito yung level ng battery. Okay, tanggalin natin. Tapos touchscreen. Ito yung maganda dito eh. Yun. Boom. Yun o, kitang-kita si Juan de la Sagsano. Boom. So subukan natin. Lagay natin yung kanyang memory card. Yun o. Tapos ilagay natin yung kanyang rear camera. So dito guys, meron siyang connection. Meron siyang tamang orientation. Hindi siya papasok kung baliktad. Okay? Tapos isasaksak natin dito. Yan, dito siya. Oh. Tapos saka natin ilagay yung kanyang supply input. Naka-type C siya, guys. So pwede natin gamitin yung mga charging cable ng mga cellphone natin. Kaya lang, yung mga yon ay maikse. Hindi kagaya dito, napakahaba. Okay? Yan. Tapos isasaksak natin sa ating sasakyan, sa kanyang cigarette lighter outlet. Okay, so ngayon, susubukan lang natin. Isasaksak muna natin dito sa ating, yan, dito sa ating power bank kay Thunderbox. Ay, Thunderblock pala. Boom! Hello, DD Pie. Yun o. So, basta binuksan na natin yung sasakyan natin at naka-plug-in yung kanyang power supply dun sa cigarette lighter outlet natin, kusa na siyang aandar. So, sasabay na siya tapos magre-recording na siya. Okay? Basta pinatay natin, binuksan natin, automatic magre-record na siya. So, kung ayaw natin makita yung display, yan. Parang salamin na rin siya. Hindi makikita. So, kung gusto natin makita yung display, ayan. So, dito, nagre-record na siya ngayon, no? At ang ginagamit na camera ay yung rear. Ayan, no? Boom. Tapos, kung gusto natin ilipat, itouch lang natin ganon sa front camera. Yun, no? Natatakpan ng kamay natin. So, kung gusto natin i-transfer sa ating cellphone, yung nakuha niyang video or gusto natin ilipat sa ating computer, tatanggalin natin yung kanyang memory card. Tapos, saka natin i-transfer sa ating computer. So, dito, gamit yung DD Pi. Ito, guys, yung gagamitin nating app yun, no? So, i-download lang natin galing sa Play Store yung DD Pi. So, saka natin bubuksan, i-coconnect natin via Wi-Fi. Okay, nasa instruction naman niya, madali lang siyang sundan. Okay? So, meta-transfer na natin yung lahat ng kuha niya, depende sa gusto natin na haba ng video. Okay, mabilis lang siya guys kasi ang gamit natin na pang-transfer ay Wi-Fi. So, mabilis lang. Okay, so ganyan siya guys. Meron siyang adjust ng brightness dito. Ayan, kung gusto nating hindi siya ano, masyado maliwanag. So, meron siyang audio, pwede nating tanggalin. Audio recording off. Ayan, pero mas maganda meron siyang audio para dinig na dinig natin. Tapos, yung kanyang sign ng Wi-Fi, yun o. Okay, tapos dito meron siyang rear. Yan o, yung rear. Tapos, itouch natin yung front. Okay. Tingnan natin yung album. Tingnan na. Ayun, dito pala yung playback niya. So, kung gusto natin makita yung playback niya dito sa album. Ayan, automatic. Mag-stop yung kanyang recording kung ano yung gagawin natin. So, dito meron na siyang nai-record na lahat. Lahat ng ginawa natin dito. Pwede nating itaas. Kahit hindi nating itilt na ganun. Pwede nating itaas yung kanyang camera gamit dito. You know. Ayun. So, pwede natin siyang itaas, ibaba. So, kahit nasaan yung subject natin, yung object, makikita siya kahit saan. Okay, hindi niya pala alam na nire-record natin. So, punta tayo sa rear. Ganun din, guys. Pwede nating itaas at ibaba. Kahit hindi natin ginagalaw yung camera. Yan o. Kunyari, si Juan de la Sag nakikita. So, hindi ako nakikita sa camera. Yun o. Ibaba natin. Yun, kitang-kita na ako. Lupit, di ba? Tapos pagbalik ulit natin, magre-record na naman siya. So walang palya.
Meron siyang mic, snapshot sa album, yung playback natin. Tapos yung setting. Yan o, marami siyang setting dito, mga preset. Yung kanyang alarm, tapos yung kanyang volume kung just in case na gusto nating marinig yung kanyang mga tunog. Okay, brightness, screen, 30 seconds. Okay, gusto ko naka-on time. Tapos sensitivity. So, kapag nakatambay to or naka-parking tayo, tapos bigla siyang naalog yung sasakyan na bangga or na tapik ng tao, automatic siya magre-record. Okay? Tapos dito, rear view adjust, yung sinasabi ko kanina, ito guys, oh. Ayan, pwede natin i-adjust yung kanyang angle sa taas at baba. Tapos, yung kanyang storage, kung gusto nating i- format, say format natin. SD card formatting. SD card loading. Ito pala guys, ay speaker niya, oh. Yung nakikita kanina. Akala ko ano na. SD card. Ayos. Then mag-start na naman siya mag-record. Then ito naman yung kanyang reset yung kanyang software. Okay, yung kanyang app pag i-connect natin sa ating cellphone. So, meron siyang password. Tingnan nyo na lang sa kanyang manual nandun, guys. Okay? Tapos, yung about, yung kanyang software na ginamit dito. Ayan, guys, yung information. Okay? So, ganyan siya, guys. Maganda, guys. Napakaganda ng dashcam na to. Kasi kitang-kita mo lahat yan, oh. Hindi kagaya ng ibang mga dashcam na maliit lang siya. Corner lang na gano'n. Tapos, maliit kumbaga, pero ito napakalaki yung kanyang display, buo yung kanyang display. Okay, so maganda, ang ganda guys, you know. So ginagamit ko lang kasi na pinang-video ay cellphone camera yun, oh. Okay, pansin nyo guys, wala na siya masyadong mga pindutan dito kasi nga touchscreen na siya, oh. Tapos napaka-responsive nung kanyang ano display. Okay. Ayan ah. Diba? Tapos kung babalik na rin natin, ganun. So ilalagay siya sa tuktok pala ito guys, oh. Yatat sa tuktok. Nakaganyan siya sa likod, oh. Okay. Pero para sa akin, sana mas maganda yung idikit. Para idikit natin sa salamin. Bukan natin. Ayun. So, pwede natin siyang i-active yung kanyang display by touch yung kanyang display. Ayan. May dalawa siyang microphone dito. Try natin. So, lahat ng sulok niya, guys, ay active. Yung kanyang touchscreen. Yun, oh. Okay, tapos dito, nabe-bend siya, oh. So sweet. Sa tuwing bubuksan natin yung sasakyan natin, pag naka-install na siya, yun yung palaging kausap natin or magsasalita. Diba? So para sa mga interested sa dash camera na to, nasa description box po at nasa top comment section, nakalagay po dun. About sa price, mas maganda po puntahan nyo na lang para sa updated na price. Pagtagal kasi, nagbabago. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Ilalagay ko kasi pag dumatay na yung sasakyan ko, matagal pa kasi, saktong-sakto. Ginagawa pa kasi yung sasakyan ko, kaya bumili na ako na ng ganito. Mas magandang advance. Advance ako mag-isip. Dashcam muna bago sasakyan. Okay, so maraming salamat. Till next time ulit, kita-kita na naman tayo. Panibagong video ni Juan Dilasag. Till na ganun. Off.
Parang standby lang ng kanyang screen. Tapos pag gusto natin na makita kung ano yung nangyayari, kung naka-recording ba, touch natin. Okay? Yan na yung pinakamataas na bright. Ah, pwede mo palang taasan yan, oh. Okay, nasa kalahati lang kanina. So, pwede pa natin siyang itaas. Boom. Okay? Para hindi nila alam, patayin mo yung display. Marami kasi ngayon na buhaya, takot sa camera. Lalo kung may hindi magandang ginagawa, takot sa camera yan. Kalatado mo na. Okay? Lipat natin sa front. Yan.